Magandang araw mga kamalibela. Ako si Alfred Watermark. At ako naman po si Reed Motovlog. Ngayon nandito tayo sa Boss Ironman 2024. Sa mga first time na nakasali dito sa Boss Ironman, as general safety tips ang may bibigay ko sa inyo. Again, make yourself ready. Hindi lang yung physical na kapangatawan, pati yung bulsa mo dapat ready rin dyan. At the same time, yung motorsiklo nyo dapat prepared din kayo. Hindi lang po yung inyong mentally and health ang prepared, dapat po attentive kayo at all the time para at least maiwasan natin yung insidente na pwedeng mangyari sa labas. Samahan nyo kami mga kamanibela at tuklasin natin ang kagandahan ng North at ma-experience natin mapabilang as participant dito sa Boss Ironman Challenge. So sa mga baguhan na sasali sa Boss Ironman Challenge, ma-encourage you na huwag po tayong makipagkarera at mag-ride lang tayo ng safe. At tandaan niyo po palagi na ang tunay na finish line ay ang ating pamilya. Ready na kami! Kayo ba? Ready na? Laging tandaan! Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Magandang part sa BIMC yung starting grid kasi lahat excited, lahat ng family nandyan pa, tapos napaka energetic pa nung iba, so same lagi yung feeling, ganito kasaya, like tignan mo sila oh, super excited. Kaya na tatlong beds na, pero ang lakas ng adrenaline. Nice! Dire-diretso na oh. Wala nang pila-pila oh. Welcome to Boss Ironman Challenge 2024. Bibilis, tignan mo. Magpapagas din kayo. Lamang lang tayo, malaki tangke natin. Ayun, mga tao naghihintay sa kanto. Nag-cheer pa sila, oh. Yung feeling na gano'n, nahahanap-hanapin mo kapag ikaw ay nasa starting gate na ng Boss Ironman. So, ang technique natin dito, babagal lang tayo. Grabe, oh. Yes! Tignan mo sila bro, sa loob ng SBMA ha. Pero ang dami naghihintay oh. Alam din nila no bro. Sa bagay, sa dami ba naman ng big bike na dumaan, maaalarma sila eh no? Sila. Sarap din ang mga cheer ng mga tao eh. Dahil first time na ginanap ang Boss Ironman dito sa Subic, yung mga tao dito hindi kasing dami na doon sa San Fernando, tsaka doon sa may Clark City. Ito na yung palabas na SBMA. Doon daw sa kabila, dito. Dito bro. Ayun oh. Oh, counter flow pala eh. Lakas na atin oh. Kaliwa. Oh, grabe ang daming tao. So kapag papunta tayo ng Mapanuepe, madadaanan natin kung ano yung dinadaanan papunta doon. So ang dapit tao ngayon, no? Expect na natin yan lagi kapag taon, maraming mga tao at mga nagmamarshal sa kalsada. Welcome to Subic guys. Marami pa rin tao dito. Dahil ang diskarte namin dito ay ride slow. Oh, tricycle. Ano nangyari? Oh, nabangga pa yata. Hindi naman po ito karera. Endurance challenge po ito. Andahan lang po tayo mga friends. Nakakamangha yung kanilang suporta hanggang dito talaga. Welcome po sa Castillejos guys. Tignan natin kung gano'y yung suporta nila. Ay, marami din sa Castillejos. Malakas ang support ng mga taga Castillejos. Hello! So ito yata yung sinasabi nila na sirang daan na one way lang. So buti maraming tao no. Ayan o, lubak-lubak. Buti maganda suspension ng GS eh. Hindi naaalog yung atay natin eh. Nakakapagod kasi pagka naalog yung atay mo eh. Ayan ang kagandahan sa gamit na gulong ni Reed ngayon. Dahil naka 50-50 siya. Past 11 na rin tayo nakarating dito.
diretso lang yung biyahe sa mga ganitong kalsada, clear naman. At hindi pa ako pagod ha, nakarating na ako dito. May mga konting sirang kalsada lang pero may iksi lang naman. Importante hindi umuulan, no? Nasa unahan naman natin si Brother Alfred. Siya yung nag-spear naman ngayon. Parang ang layo na natin sa Subic ah. Maganda naman pala yung kalsada eh. Kahit di tayo nag-expressway. Tignan mo, may ilaw pa. Ang luwak ng kalsada, it's me and you against the world. Puti na lang, maganda yung kalsada rito. Tignan nyo guys, oh. Meron pa mga pailaw na ganyan. Color coding pa. Nandito kami ngayon sa Barangay Eguia. Welcome po sa home of the finest salt, the salt. 3 bar na lang kami ni Rory. Naku, marami nagpapagas. Isa rin sa challenge dito sa Boss Ironman, kailangan aralin mo din kung saan ka magpapagas. Yung 3 bar naman natin, malayo pa mararating yan. 3 bars pa naman to. Marami pa yung 3 bars, di ba? Ilang kilometers pa ba yung checkpoint? Medyo malayo pa eh, no? Oo nga, wala pa tayo sa La Union, no? Malayo pa pala. Pero yung first checkpoint sa Zambales, ay Pangasinan lang ba yun? Pangasinan, ano? Ah, okay. Hindi ko masyado tinignan yung checkpoints eh. Pero yung pangalan ko nakikita ko. Uy! 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 Ganda ng signage nyo, reflectorize! Yun o. Yun o. Water Max! Yun o. Salamat, salamat, salamat. Bye-bye. Solid, no? Nagre-reflect yung signage nila, no? Sarap naman nun, may pa-signage. Ang laki! Pagdating natin ng Alaminos, ang daming gas station doon, bro. Inaagandahan sa BM, malaki yung gas tank natin. Sila, wala silang choice eh. Kailangan nilang magkarga doon eh. Uy, Reed, Alfred! Ito natin yun, bro! Ha? Bro, balikan natin. Ha, patingin nung banner. Yan o, yan. Opo. Ipo. Ayan o, picture. Yan o. Sticker. Thank you. Sticker, guys. Ayan o. Yan o. Thank you, yan po. Patingin ang logo. Yan o, may pa logo pa. Oh, picture! Woohoo! Dito guys, dami rin naghihintay oh. Hello! Thank you ha! Okay, dito! Oh, sige! Yan o. Sige. Oh, ganyan talaga. Sige, pirma muna, pirma. Thank you. Thank you guys. Tuloy na kami. Salamat. Thank you ah. Temperature 27 degrees. Medyo malamig ngayon ang biyahe namin. Welcome to Pangasinan, Lingayen. First checkpoint guys. Ano ba yung sinecheck nila? Bro, nasa likod ka ba? Saan yung ano? Okay, ito yung individual. So katulad lang din ng dati. So pipilapan lang yung card. Yan, nililista na yung time kung anong oras ako dumating sa checkpoint number 1, it's 1:09 AM. Ayun, first checkpoint namin. Opo, sige po. 1:08, so dumating kami dito ng 1:08 ng madaling araw. Ang tagal nang hinintay. Team Tegalidad, Team Brap. Hello sa mga big bike riders Pangasinan. Thank you. May pa-banner ako. Thank you. Salamat. Bro. Dito ka, tabi tayo. Oo nga eh. Ano si? Idol mo. Thank you. Ay, may chocolate pa. Thank you po.
Thank you, bye-bye! 20 minutes na lang pala, nasa kabilang checkpoint na tayo. Welcome po sa surfing capital of the Philippines, La Union. It's 2:47 ng umaga. Hindi ko napansin, nasa Agoo na pala tayo. Parang kanina lang, nakita ko, last 2 pa lang, tapos 12 minutes after, nasa La Union na tayo. Mabilis eh, no? Parang first time kong mag-checkpoint dito ah. Touchdown! 2:51 ng umaga. Bilis na checkpoint lang, 2:51. Attendance po sa may attendance pa. Okay, after nilang mapirmahan, may pa-attendance pa pala. Ah, dito nila mabe-verify kung anong oras ka talaga dumating dito. Ang next checkpoint naman is dating gawe, Bigan. Pero pangatlo na ang Bigan sa checkpoint ngayon. Talagang dumami yung checkpoint. Gawa ng Zambales tayo dumaan. Ito medyo familiar na sa akin yung lugar. Dahil nasa mataas na numero tayo pagdating sa arrangement ng pag-take-off. Kaya wala na tayong masyadong nakikitang mga motor ngayon. Kumbaga nasa likuran na tayo eh. Yung mga na-overtaken lang natin, yung mga halos kasabayan natin, hindi naman kami sobrang bilis. Like ngayon, tamang-tama lang. Before, nung nakapag-check-in kami sa Bigan, alas 2 na ng madaling araw yon. Pero ngayon, mga 3 o'clock pasado na bago kami makapag-checkpoint dahil ginawa ng pangatlo. Nagkaroon na rin tayo ng konting delay because of the MacArthur Tidewan. Wala tayong expressway. Sa mga hindi namin nahintuan, pasensya na po. Bawi kami next year. Welcome to Candon City! Yung Marco, Verde. Yan, time check, 3:51 ng umaga. Ano nyo guys, nakakatawa ng puso kasi alas karamihan na naka-display dito na mga banner. Sa amin, Reed or Alfred and Reed. Ay, nakakadagdag ng lakas. Sa totoo lang, kalahati ng vlog natin sa Boss Ironman, puro gabi. Ayun, Narbacan. Naalala ko na, Narbacan nga pala yung pinag-stayan namin na resort. 4:10 a.m. na. Ito yung mahabang pader na sinasabi ko. Sobrang haba nga. Saka gumanda ng gumanda yung pader. Welcome to Narbacan, guys! Nakita yung Narbacan. Ibig sabihin, next yan, Bigan na. Siguro, pinasok nila yung checkpoint para at least ma-promote naman na ang lugar ng Bigan. The heritage of Bigan. Ito na. O ba, pwede mag-picture dun ah. O kaya, may pag-anon sila. May libre pagkain dito oh. Pero register muna. Third checkpoint. Thank you! Thank you! Bro, asan ka? Mag-advance na ako ng konti ha. Lagpas dito sa booth ng Wildtech. May nakita kaming karinderyahan dito. Ito oh, bulaluhan. Mukhang mapapasarap ang kain natin ha. Kaso sana may stock. Walang laman. Walang laman eh. Hindi, ito yung mga ulam oh. Gutom na ako eh. Pangit naman kung puro chocolate ang laman ng tiyan natin. Kain tayo guys. At ito na yung magsisilbing lunch namin. Dati Sanchez Mira ako ginagawa ito. Pero ngayon sa Bigan, wala eh. Ang laki ng adjustment sa oras. So kain tayo. At sabaw yung kinuha ko para, alam mo yun, ewan ko, trip ko lang talaga yung sabaw sa umaga. Ang feeling ko lang ngayon ay nagutom. Mahirap para magmotor ng malayo ng gutom. Kaya malaking bagay pala na meron kang kasama talaga sa pag-ride mo sa Boss Ironman. Kasi first time ko tong may kasama. Ngayon na-appreciate ko na yung safety, no? So, technique namin dito, ride at your own pace pa rin. Tapos yung energy na kuha namin sa Bulalo, ay titipirin namin hanggang Sanchez Mira. Time check tayo, it's 5:50 a.m. Sobrang delay natin sa oras. Wala na tayong magagawa, ganyan talaga, hop. Break. Wala, hindi ako sanay makarating ng Sanchez Mira maliwanag. Wakas, nakita ko yung arco na to maliwanag. Sige, edit tayo. Pero mabilisan lang to ha. Hazard ka na, huwag mo nang patayin mga na. Ah, dito pwede na dito. Yung kagaya lang din ng kanina. Kasi delikado yung daan eh. Parang na-appreciate pa natin lalo yung lugar ngayon, di ba? Oo, eh maliwanag eh. Di ba? Ganda dito ha. Basta pagpasok sa corner, bago ka pumasok, ipreno muna. Huwag ka pepreno sa corner. Preno, then banking. Yeah. Oh, barrio to ha. Parang pataan to ha. Oy, super straight. Solid naman yung lugar. May mga windmill pa pala dun, no? Napaganda pa yata yung last to take off namin ni Rich. Parang mas na-appreciate ko ang Boss Ironman pagka ganito kasi nakikita mo yung lugar. Sa totoo lang, ito naman talaga ang reason ng isa sa Boss Ironman eh. Yung ma-enjoy mo talaga yung lugar.
Nakarating na kami sa pang-apat na checkpoint dito sa Sanchez Mira. Papirma lang tayo ng stop natin. Ay, hello boss. Pagas na ako. Siguro 6 bar pa, tingin mo. Ang next nito, together on eh. Marami pa? Kaya pa? Thank you. Thank you. Ay, sa wakas. Checkpoint number 4. You know, CP4. Thank you. Ride namin ngayon. Tatlong oras tayong delay sa nakasanayan nating biyahe dahil sa Zambales. Ito nga yung endurance. Tama mong i-endure lahat. Antok, pagod, ngawit, gutom. Ilan na ba ang tinakbo natin? 1.5? Declared ba yun na 1.5 ang tinatakbo natin ngayon? Ang haba ng road! Meron silang mga banderitas. Nilalagay sa motor. To be exact, ang sukat ng ating ride ngayon ay hindi na 1,200 kilometers. Ang sukat ngayon ay 1,500 kilometers. Yes, it's 1,500 kilometers ride within 24 hours. Halfway na kami. Marami pa kaming oras na natitira. Experience ko dito sa motor natin, ang masasabi ko lang, parang mas masarap siyang ibiyahe ng hindi nakatambucho. Okay, hindi na-stress yung tenga ko sa tunog. Ang tahimik niya, very comfortable. Malapit na kami sa aming panglimang checkpoint, Tugigaraw. Ang tanong, gising pa ba ang mga taga Tugigaraw? Checkpoint number 5. Uy, nasa Kapitolyo kami. Hello, yan na. Wait lang, pa-checkpoint muna. Pa-checkpoint muna tayo bago ang lahat. Baka magkalimutan. So, pang limang checkpoint na to, Tugigaraw. Ganda ng venue nila, no? Laki. Doon tayo! Wala mag-uunaan. Lahat naman mabibigyan kasi madami naman to. Okay? Okay. Oo. Oh. Bata muna. Para maalis na sila. Sino bang bata dyan? Ako, Boss Reed. Di pa ako tuli. Mukhang bata. Asan? Grabe suspension. Parang wala lang yung kalsada. Tingnan yung boses ko. Yung kalsada hindi naman ganun kapantay. Pero ang smooth pa rin ang takbo. Thank you, Tugigaraw. Woo, malakas na naman kami. Alright, next stop, 5 hours ride. Yung pang-anim na checkpoint namin ay sa Aurora. So, 282 kilometers naman ang bibiyahin namin mula Tugigaraw, papuntang Aurora. Eh, yung pala sugar bro. Boss, ano to? Egg roll po. Ah, egg roll. Oh, sakto. Bigyan mo kami yan. Yan. Libre mo bro. Oo, ang dami kong pera eh. Oo, tigbe 20 oh. Diba? Pahinga muna kami at mahaba-haba pa ang oras at wala naman tayong inahabol na kota. Kakalok na naman yung motor. Bumababa ng kusay suspension pag umandar. Wala na kaming makitang participant ng Buwas Ironman. Pasensya na kayo kung hindi namin kayo nahihintuan sa mga fans, mga subscribers namin. Dahil sa naghahabol na kami sa oras, dito na naman wala na po kaming maaabutang participant sa kanya. We are 3 hours late and I hope matapos namin itong challenge na to. Oh, ito na yung checkpoint. Ito na yung pang-anim na checkpoint namin. Dito ako magpapa-checkpoint. Kami sa yung Samotul, dito sa may harap ng stage. Dapat nasa may right side ka, right? Kung tayo magpapatalata, magpapapirma, traffic ba tayo dyan? Hello! Ayan, time check 9:54. Pasok pa sa oras. Buti umabot. Whew, na-stress ako. Buti umabot sa oras. Ma'am, umabot pa sa oras? Ayun! Thank you po!
naman na sasali kami sa Boss Ironman Challenge, bawat bagong year, bagong experience na naman. Like ako, bago yung motor na ginagamit ko, pinahiram ako ni Brother Alfred. Bago yung venue, bago yung mga checkpoints, and bago rin yung ruta. Kaya super nag-adjust kami. Lalo na dito sa venue natin, iba-iba yung registration. We ride as safety as we can. Talagang ginawa namin yung pinaka-safety na alam namin na wala kaming mape-permission yung ibang tao. Hindi kami makapaniwala kasi puro Alfred Reed, Alfred Reed, Reed, Alfred. So lahat ng makakita mo sa kalsada, tayo yung nakalagay. Kaya hindi ako makapaniwala na ganun yung welcome ng buong North sa tambalang Alfred at Reed. Meron lang ibang hindi ko nabigyan ng sticker. So babawi na lang ako next year. Sorry po! Kailangan lang namin tapusin kasi yung ano, yung oras. Kasi marami naghintay ng matagal. Pero nangingin naman ako ng sorry. So babawi talaga ako next year. Salamat po. Rider 150. Alika, alika. Hindi ko alam. Alika, alika. Ayan na. Oh. Rider Repay bago. Iyo, no? Nice. Tuloy na, bro. Modelo pa yung binili, oh. May bas-bas. May bas-bas. So, ano ibig sabihin nun? Sasali na tayo sa? Sa non-pro. Motor show kasi. Motor show. Oh. Sasali tayo ngayon sa motor show. Motor show. Sabihin, tatambay na tayo kasama ni Rider. At itong si, wala pang pangalan. You are all 35. I am the one.